Hello! Hello, hello, hello! Magandang araw at magandang buhay at panibagong vlog na naman si Bonsai Stang Lumpo. Halina at samahan niyo ako guys. I-update lang natin itong aking bonsai na santan. Tatlong buwan ang nakakaraan mula nung nailipat natin dito sa pot na ito. Okay? So, tinubuan din siya ng mga sanga dito sa parting loob. So kailangan nating tanggalin 'yon para makafocus lang sa dito sa parting labas. So ano ba yung mga technique na ginawa ko dito? Ang ginawa may ginawa ako dito yung bunga ng kamyas. Naglalagay din ako dito paminsan-minsan para lang ma-maintain yung maiwasan yung kanyang pagdilaw. Minsan kasi may mga santan na naninilaw ang kanilang mga dahon. Bakit naninilaw ang kanilang mga dahon? Dahil kulang sila sa iron. Okay? Or ang bonsai na santan ay napaka-acidic. Nakakatulong yon yung mga maaasim. Okay? Kung mapapansin nyo, mayroon din akong katulad nito, mga balat ng nagbalatan ko ng pinya. Ayan. So, pag nagbalat ako ng pinya, nilalagay ko lang dito. Kaya ako naglagay ng tela dito para hindi mahulog. Okay? For the purpose na hindi lang mahulog at mataktan ang ating mga inilalagay dito na medyo maasim. Katulad ng pinya, yung bunga ng kamyas. Yan. Naglalagay ako dito para maiwasan lang yung pagdilaw. Okay? Ng ating mga dahon. Ayon sa aking experience yun ha. Katulad na lang sinabi ko, ang pagbubonsai dapat science. Alamin natin kung saan mahina. Alamin natin yung karakter ng isang puno. Parang tao, paiba-iba. Diba? May taong maropok. Agoy! Shout out sa mga taong maropok. At saka mahilig. May mga taong mahilig sa bulaklak. Okay? Shout out sa mga mahilig sa mga bulaklak. Ang bango-bango ng bulaklak. Katulad dito, santan na ito. Napakaganda kung punong-puno ito ng bulaklak. Okay? So, start natin. Magtanggal ng ating mga tumubo na sanga dito sa loob ng kanyang sanga. Katulad nito. Yan. So, tatanggal natin. Okay? So, start. Kamay-kamay lang. Para siguradong matanggal. Yan. Tanggal ka agad. Marami na kagad na tanggal. Okay? Ayon sa aking experience lang yung sinasabi ko guys ha. Kasi si Bonsai Stang Lumpo, continuous learning sa kanyang ginagawa. Lalong-lalo na sa mga bonsai na inaalagaan. Inaalam kung ano yung kahinaan, kung saan siya malakas, anong dapat gawin, okay? Upang sa ganon, maiwasan natin yung panghihina ng ating halaman. Ang bonsai, ulitin ko ulit, ito ay acidic na puno. Okay? So, ano lang tayo? Bonsaians. Thank you.
So ayan guys, natapos na din natin tanggalan ng mga tumubong sanga dito sa loob ng ating bonsai, dito sa loob ng kanyang mga sanga. Tanggalan na din natin. Pero bago natin ipakita ang kanyang kabuuan, mag-throwback muna tayo kung ano yung ginawa natin noon. Okay, para may reference kayo kung ano yung itsura noon at saka ngayon. Okay? Flashback. Ang gagawin natin ay maglalagay tayo ng asim kilig kamyas, okay? Dito sa ilalim ng santan para maiwasan yung paninilaw. Okay? Dito hanggang mabulok. Lagay lang natin dito, guys. Hanggang mabulok. Para ang santan gustong-gusto niya yung acidic. Okay? So yung bunga ng kamyas ay nagpro-produce ng acid. Okay? So abang-abang kung anong mangyayari dito kung mag-iiba yung kanyang mga dahon. End of flashback. So ayan guys, nakita nyo na kung ano yung ginawa natin sa kanya. Niripat natin, tapos naglagay tayo ng bunga ng kamyas. Nakakatulong yon para hindi gaanong manilaw ang kanyang mga dahon. So pag naninilaw ang dahon ng santan, pulang sa iron. Okay? So, camera, ipakita mo yung ganda ng ating bonsai ngayon. Nakita nyo na ang ganda ng ating bonsai na santan. Ang bulaklak ng santan ay walang amoy. Dahil may bulaklak na mabango, may bulaklak na mabaho. Totoo ang aking sinasabi. Okay. May mabaho talagang bulaklak. May maamoy na bulaklak, may mabango. So, napakaganda ang bonsai na santan, lalong-lalo na kung ito ay hitik sa bulaklak. Maraming salamat at nakarating tayo sa dulo ng aking video. Hanggang sa muli. Bye-bye! Bulaklak!